Hi mga katambay, ito na ang spoiler para sa chapter 228 ng JJK. Sabay-sabay nating alamin ang mga sumunod na nangyari sa laban ni Gojo at ni Sukuna. Pero bago yan, kung mahilig ka sa spoiler at full chapter ng JJK, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-hit ang bell para maging updated sa mga parating na mga video. O paano, simulan na natin. Let's go! Ayon sa spoiler, magsisimula ang chapter kung saan ito nagtapos na pinaliit nga ni Gojo yung infinite void niya. May nagsabi nga dito na mas maliit ang barrier, mas tumitibay nga daw yung isang barrier. At nasabi na yung ginawa ni Gojo sa barrier niya ay kasing laki nga daw ng isang bola ng basketball. Sabi nga ni Kusakabe na imposible daw yon dahil nga hindi siya makapaniwala. Sabi naman ni Maymay, ilang beses na daw nilang nasaksihan yung mga imposible na yan. Nakipagtalo pa nga si Kusakabe dito. Sinabi niya na kapag kinulong mo daw yung sarili mo kasama pa ng kalaban mo doon sa loob ng barrier na napakagaan, kumpara nga daw kay Gojo ay pwede daw yun mag-collapse. Pero nagsalita nga si Choso dito dahil nag-aalala si Kusakabe. Sabi ni Choso na kaya nga daw gawin yun ni Gojo dahil na-experience na daw niya yun sa loob ng prison realm. Natama naman si Choso. Nagsalita pa ulit si Kusakabe na paano daw nila naiiba yung kondisyon ng domain lalo na doon sa barrier dahil napakagulo nga daw ng mga kondisyon nito. Bigla naman napatanong sila Hakari at si Higuruma. Na talaga daw ba doon sa sinabi ni Kusakabe? Nagsalita pa ulit si Kusakabe na yung mga domain nga daw nung dalawa na yon ay mahusay dahil yung mga domain daw nila ay nabubuo kasama ng kanilang curse technique. Sabi naman ni Maymay na baka nga daw ang ginagawa ni Gojo ay gusto nitong sakupin yung lawak ng malevolent shrine ni Sukuna. Kaya nga daw siguro nadudurog yung domain barrier ni Gojo. Narealize nga din daw ni Yuta na baka pati si Sukuna ay ina-adjust yung lawak ng sakop ng shrine nito para nga daw mapalakas nito yung output ng domain. Nasira na naman daw yung barrier ni Gojo. Nanonood pa nga din daw si UG dito at nasabi na medyo kinakabahan na, pero kasabay ng pagkasira ng barrier ni Gojo ay nasira din yung shrine ni Sukuna. At si Sukuna nga daw dito ay sugatan dahil nasira yung shrine niya at siguro doon sa pwersa na ginagawa ni Gojo sa loob ng barrier. Syempre lahat ng mga bida natin na nanonood tuwang-tuwa sa nangyayari. Nang masira ni Sukuna yung barrier ni Gojo sa labas, nagawa din ni Gojo na bigyan ng damage si Sukuna sa loob para nga hindi makayang ma-maintain nito yung domain niya. Sabi nga ni Higuro dito na ngayon nga daw parehong nasira yung domain ni Gojo at ni Sukuna. Kaya pareho din daw sila ngayon na hindi makakagamit ng curse technique. Sabi pa ni Maki na si Gojo nga daw kayang i-heal yung sariling curse technique nito. Katulad nung ginawa nito last time. Pero sabi ni Angel na ginawa daw yun ni Gojo sa harap ni Sukuna. Kaya panigurado daw na alam na din gawin yon ni Sukuna ngayon. At pagkasabi nga nun ni Angel, nagawa na ngang i-heal ni Sukuna yung curse technique niya gamit ang reverse curse technique kagaya ng kay Gojo. At pagkatapos niyan, tinuloy ulit nung dalawa yung laban nila. Nagpalitan ulit ng sipa yung dalawa at nanguna nga dito si Gojo. Pero nagtataka na si Gojo dahil hindi na ginagamit ni Sukuna yung shrine niya at hindi din gumagamit ng curse technique ito simula nung nasira yung shrine niya. Ayon sa spoiler, nalalamangan na dito ni Gojo si Sukuna sa loob ng 3 minutes. Nagtataka na si Gojo dito dahil bakit walang ginagawa si Sukuna. Napaisip pa si Gojo na bakit nga daw hindi ginagamit ni Sukuna yung Ten Shadow technique at si Mahuraga sa loob ng domain. Alam nga daw ni Gojo na meron nga daw itong memories patungkol nga kay Gojo at Megumi na pinag-uusapan nila si Mahuraga. At nang iniisip ni Gojo yon, bigla nga daw umikot yung gulong na kay Mahuraga at bigla nga daw nahilo si Gojo at dumugo yung ilong nito. End of the chapter. Okay, yung sa huling spoiler ay parang nabisyo ni Gojo at nakita si Mahuraga. Di pa natin matutukoy kung ginamit na talaga ni Sukuna si Mahuraga sa chapter. Kaya aalamin natin yan sa full chapter. Abangan nyo dito sa ating channel. Okay, salamat sa pagnood at see you sa next video. Over and out!